Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea at sa mga kamorkadang nakikinig ngayon. Ako si Elson, isang hopeless romantic na matagal ng silent fan ng Dear M.O.R. This time, hayaan yung ako muna ang magkwento ng buhay ko. Hindi mayaman ang pamilya namin, Popoy at Bea, pero kahit papaano masasabi ko namang hindi rin kami ganung kahikahos sa buhay. Na ipoprovide ng parents ko ang lahat ng pangangailangan ko. In fact, sa private school nga ako nakapag-aral hanggang high school. Salamat sa educational assistance na nanggaling sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Papa. Hindi ko naranasan ang magtrabaho at an early age, hindi gaya ng karamihan sa mga letter sender ninyo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na ako nakaranas ng pagsubok sa murang edad. Popoy at Bea, matagal kasi nag-suffer sa heart complication ang mama ko. Ang paliwanag sa akin ni Papa, naman na daw yun ni Mama mula sa parents niya. Naalala ko na pabalik-balik noon sa ospital ang mga magulang ko. Pinipilit na lamang namin na magkaroon ng positive outlook sa buhay kahit na sobrang bigat na ng mga pinagdaraanan namin. Natapos lamang ang chapter na yon ng buhay namin nang tuluyan na ngang namaalam si Mama. Siguro itong pagkakalinis natin sa puntod ng mama mo. Yung kandila pa, hindi pa natin nasisindihan. Ay, oo nga pala, teka. O ito ah. Ayun. Ayan, ma. Dinalhan ka na namin ng paborito mong bulaklak. Eh, hindi naman yan yung paboritong bulaklak ng mama mo eh. Ang paborito niyang bulaklak, eh chicharong bulaklak. Si Papa talaga puro kalokohan. Hindi, pinapatawa lang kita. Eh, baka kasi maiyak ka na naman eh. Miss na miss ko na si Mama pa. Eh, ako din naman eh. Sobrang miss ko na yung mama mo. Sayang, no? Hindi man lang niya ako nahintay na graduate. Yun eh, kung makakagraduate ka. Lo, si Papa talaga. O siya, mauna na ako sa labas ha. Sumunod ka na lang kapag tapos mo nang kausapin ng mama mo. Sige po. Ah, huwag kang iiyak dyan mag-isa, ha? Asa? Hindi na muna kami magtatagal, ma. May assignment pa po ako eh. Hayaan nyo, dadalasan namin ang pagpunta dito. Oh, anak. Umuwi ka na maaga, ha? Opo, Daddy. Huwag mong daling kung saan-saan yung bisikleta mo. Okay po. Siya ulit? Palagi na lang siya nagbibisikleta dito, ah. Uwi na nga rin ako. Hi! Hello. Palagi kitang nakikita rito. Taga rito ka ba? Dito? Sa sementeryo? Okay ka lang. Ibig kong sabihin, malapit lang ba dito ang bahay nyo? Ah, dalawang sakay lang ng jeep. Ah, okay. Ikaw ba? Palagi rin kitang nakikitang nagbabike dito eh. Napapansin mo rin pala ako. Medyo malayo rin yung bahay namin pero... may bike naman ako kaya madali akong nakakapunta rito. Ah. Madalas din ako pag weekend o kaya after classes dito ako dumidiretso. Masarap kasing magbike dito eh. Bakit? Saan ka ba nag-aaral? Sa National High School sa may bayan. Anong year ka na? Third year. Ikaw? Pareho tayo. Pero sa private ako nag-aaral. Siguro mayaman kayo no? Kasi... dito sa Memorial Park nakalibing yung nanay mo tapos private ka pa nag-aaral. Hindi kami mayaman.
Sagot ng company na pinagtatrabahuhan ni Papa yung pagpapalibing kay Mama. Tapos yung pag-aaral ko naman, 50% yung shoulder nila. Ah, galing naman. Nakakainggit. Bakit pala gustong-gusto mong mag-bike dito sa Memorial Park? Eh, kasi mahangin dito eh. Tsaka tahimik. Sobrang konti lang ng taong pumupunta rito kumpara sa plaza. Doon kasi ang daming tendero at saka sasakyan na maiingay. Ah, sabagay. Nga pala, kapag may time ka, samahan mo ako mag-bike rito. Para naman hindi ako mag-isa rito, no? Total, madalas mo rin naman puntahan yung mama mo eh. Wala akong bike eh. Pabili ka na lang sa papa mo. Mukhang marami naman kayong pere eh. Sige na. O sige, susubukan ko magpabili. Yun! Asahan ko yan ah. Tignan natin. Popoy at Bea, ikinwento ko lang sa inyo saglit yung tungkol sa pamilya namin. Lalong-lalo na nga yung tungkol kay Mama. Pero ang totoo, itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi kwentong pampamilya. Oo, sige, isisingit ko ang papa kong makulit from time to time. Pero sa majority nitong sulat ay si Jade ang ibibida ko. Matagal ko na nakikita si Jade na namimisikleta sa Memorial Park kung saan nakalibing si Mama. Hanggang sa in-approach niya nga ako noon at nagsimula na ang friendship namin. Yes, friendship. Nung una, nagpabili kasi ako ng bisikleta kay Papa. Mga ilang buwan ko rin siyang inutuuto hanggang sa mapagbigyan niya na ako finally. At mula noon, naging mas madalas na ang pagkikita namin ni Jade para magbike. At unti-unting nagkaroon ako ng special na pagtingin sa kanya. Itinago ko yon, Popoy at Bea, ng matagal. Walang kahit anong pahaging o paramdaman lang. Hinayaan ko lang na mag-bloom ang pagkakaibigan namin ni Jade. Ang hindi ko inaasahan noon, katakot-takot na roller coaster ride pala ang ibibigay sa akin ni Jade. Manong pabili nga po sa malamig? Ito po, bayad. Bad trip talaga yung teacher na yun. Ay, nako. Elson? Jade? Ikaw nga! Pauwi ka na? Oo, ikaw! Oo, bumili lang ako saglit ng samalamig kasi nagiinit ulo ko eh. Bakit? Yung teacher ba naman namin sa computer, pina-explain sa akin yung topic sa klase. Eh, hindi naman ako magaling sa ganun. Sa bagay, mas advanced nga pala yung computer subject nyo kasi private kayo, no? Minsan nakakainis din yung ganun. Hirap maghabol sa topic. Mukha ngang bad trip ka. Sensya ka na. Nakita mo tuloy kung paano kumunot yung noo ko. Ayos lang yun. Ano ka ba? Gusto mong pumunta sa Memorial Park? Mahangin doon. Siguradong gagaan pakiramdam mo. Eh kaso, hindi ko dala yung bike ko eh. Okay lang. Angkas na lang kita. Kaya mo? Oo naman. Tara. Gumaan na ba pakiramdam mo ngayong nakausap mo na ulit ang mama mo? Salamat ha. Alam na alam mo talaga kung ano yung magpapagaan ng loob ko. Wala yun. Sana kaya yun? Ano hinahanap mo? Wala. Hayaan mo na. Huwag mo nang isipin yun. Sige, mauna na kayo. Mamaya pa ako uwi.
Ox, kita-kits na lang bukas, ha? Sige. Ayun! Ayun na siya! Sino? Si Ace! Sino siya? Palagi rin siyang nandito. Siya yung madalas kong makasamang magbike. Wait lang, Elson, ha? Puntahan ko lang siya saglit. Teka, iiwan mo ako dito? Babalikan din kita. Diyan ka lang, ha? At malulunod sa mga bakit at sana. At mag-isa. Nag-enjoy ka ba? Oo naman. Alam mo namang basta pagbabike, madali akong sumaya eh. Buti naman nag-enjoy ka. So, ano, next time na lang ulit. Sige. Bukas ba nandito ka? Oo, andito ako bukas. Yun, sige, bukas na lang. Una na muna ako, ha. Thanks, Jade. Thanks din, Ace. Bye, ingat ka. Hi, ang bait-bait talaga niya. Sana lahat ng lalaki kagaya niya. Bakit di ka pa sumabay sa kanya pa uwi? Hmm? Malayo bahay nun, tsaka iba yung daan niya pa uwi. Ah, buti na lang. Ano? Wala. Hindi na pala kita sasamahan bukas. May Ace ka na pala eh. Uy, grabe ka naman. Samahan mo naman ako kahit papunta lang dito. Tapos ano, iiwan mo ulit ako dito tapos sasama ka sa Ace na yun. Eh, sama ka na lang sa amin bukas. Wala ka kasing bike kaya hindi kita naisama kanina. Elson, nagtatampo ka ba? Huwag mong sabihing nagsiselos ka kay Ace. Excuse me, ako magsiselos? Ba't naman ako magsiselos doon eh? Friend lang naman kita. Sabagay. Alam mo, Elson, buti na lang nabanggit mo na friend lang ang tingin mo sa akin. Oo naman. Friend lang. Bakit? Ano ba inaasahan mo? Inaasahan ko na sana friend nga lang talaga tayo. Kasi... Kasi? Kasi may aaminin ako sa'yo eh. Ano yun? Huwag mong sasabihin kahit kanino, ha? Lalo na kay Ace. Wala naman tayong common friend eh. At saka hindi naman kami close nung Ace na yun. Ay, oo nga pala. So, ano yung sasabihin mo? Ano kasi... Elson, matagal ko nang crush yung si Ace. Pipilitin na, huwag nang lumuha at mag-iisa. Matagal mo na siyang crush? Oo, simula nung nag-start ako magbike rito sa park, palagi ko na siyang nakikita. Ang bait-bait kasi niya, tapos ang dami niyang kaibigan. Gustong-gusto siya ng mga tao. Ah, ganun ba? Mm-mm. Oh, sige. Kung makakapagpasaya sa'yo yung makita siya dito at makasama sa pagbabike, go lang. Sasamahan kita. Support kita. Kung saan ka sasaya. Di bitaw na sa'king pagsinta. Popoy at Bea, ang tagal ko nang nakakasama si Jade, pero noon ko lang nakitang nagliwanag ang mga mata niya sa saya ng dahil sa isang tao. Nasabi ko tuloy sa sarili ko na siguro nga ganun niya kagusto si Ace. At bilang isang kaibigan, masaya akong nakikita siya na masaya at excited. Kahit na ang totoo ay may konting kirot akong nararamdaman. Hindi ko nagawang pigilan ang kirot na nararamdaman ko, Popoy at Bea. Ipinagpatuloy ko ang pagsama kay Jade para lang magkaroon siya ng pagkakataon na makita nga si Ace. Medyo may pagkamasokista ako sa parting yun. Pero para sa akin,
Win-win situation din naman yon. Magiging masaya si Jade at magkakaroon ako ng mas maraming oras para makasama naman siya. At malay natin later on, baka habang tumatagal, eh ma-divert din ang attention ni Jade sa akin at ma-develop siya. Dahil ako ang mas madalas na nakakasama niya. Yun ang ginawa kong pampalubag loob habang naghihintay ng perfect chance para sa aming dalawa. Tagal naman ng uwian. Ba't kasi sobrang late ng last period ko eh. Loh, si Jade? Ano na naman kaya agenda nito? Huh? Hello? Elson? Oh, singhot-singhot ka dyan. Sinisipon ka? Naman eh. Huwag mo sabihin umiiyak ka. So, umiiyak ka nga? Bakit? Ano problema? Ano? Ano nga nangyari? Ano nangyari sa kanya para umuwa ka ng ganyan? Ano, nalaman mong bading siya? Hindi. Mas malala pa doon. Ano, may nililigawan na? May girlfriend na siya. May girlfriend na siya? Oo. Sana all. I mean, awa ka naman. Masama loob mo. Siyempre. Okay. Handa mo yung bike mo, dadaanan kita. Padyak tayo. Ipadyak natin lahat ng sama ng loob mo. Malungkot ka pa rin? Siyempre. Ngayon ko lang nalaman yung balita eh. Alangan namang mag-move on ako kaagad. Hayaan mo. Ngayon lang yan. I'm sure paunti-unti makakalimutan mo rin. Nandito naman ako eh. Sasamahan kitang pumadyak ng pumadyak hanggat gusto mo. Salamat ha. Jade? Uy, si Jade nga! Oh my God! Si Ace! Agoy. Sabi na nga ba, ikaw yan eh. Malayo pa lang, alam ko na. Hi. Babe, si Jade nga pala. Kasamahan namin na madalas magbike dito. Hi Jade, nice meeting you. Jade, si Lay. Girlfriend ko. Hello, Lay. Nice meeting you din. Pero sorry ha. Kailangan na kasi naming umuwi eh. Nag-text na kasi yung parents ko. Catch up na lang tayo next time. Okay. Yeah, sure. Sayang naman. May next time pa naman eh. Sorry, Ace. Sorry, Lay. No worries. Ingat kayo. Salamat. Kayo rin. Tara na, Elson. Tara.
Huy, bilisan mo naman pumadyak, naiiwan ka na oh. Sige. Eto na, bibilisan ko na. Alam mo, okay na rin yung ganito, nagbabike tayo. Kahit papano makakalimutan mo yung sakit. At saka mga bata pa naman tayo eh. Hindi ka pa naman sure kung magtatagal sila Ace tsaka yung Lay. Malay mo rin, baka may iba ka pang makilala na magugustuhan mo. O kaya baka may mga tao sa paligid mo na gusto mo pala pero hindi mo lang nare-realize pa. Ikaw naman kasi masyado kang may... Jade? Jade? Teka, nasan na yun? Hoy, Jade! Pambihira naman oh! Hoy, anyari? Ba't ka huminto? Elson. Oh. Wala na akong pag-asa kay Ace. Hindi man lang niya nalaman na... na may gusto ko sa kanya. Eh, hayaan mo na yun. Mukhang simulat sa pool naman, wala siyang interest sa'yo eh. Ang tagal-tagal nyo nang magkasama magbike tapos hindi man lang niya nahalata na may gusto ka sa kanya. Dapat kasi sinabi ko na sa kanya dati pa eh. Huwag mo nang isipin yung taong yun. Napapamove on ka patuloy kahit hindi naman naging kayo. Lilipas din yung sakit na yan. Ngayon lang yan, maniwala ka sa akin. Paano ko maniniwala sa'yo? Eh, hindi mo naman nararamdaman yung nararamdaman ko. Hindi mo nga alam yung feeling na may nagugustuhan kang tao tapos hindi ka naman niya gusto. Worst, hindi man lang niya alam na gusto mo siya. Ang dali-dali sa'yong magsabi na kalimutan ko na kaagad yung sakit. Na makaka-move on ako kaagad. Kasi hindi mo naman naranasan pa yung magmahal ng tao, hindi ka mahal eh. Jade, teka lang. Jade, yung bike mo, iniwan mo dito oh. Jade. Jade. Popoy at Bea, masakit yung makitang may ibang nagugustuhan yung taong gusto mo. Pero mas masakit yung ginawa ni Jade. Yung sabihin niyang hindi ko naiintindihan yung nararamdaman niya dahil wala naman ako sa posisyon niya. Kung alam lang sana niya, mas una kong naramdaman ang sakit na yon kaysa sa kanya. Ang kaibahan lang namin, nagtiis ako at nagstay sa tabi niya kahit na paulit-ulit akong nakakaramdam ng sakit sa tuwing nasasaksihan kong masaya siya na makita at makasama si Ace. Pero hindi ko kasi pwedeng sabihin sa kanya yun eh, dahil siguradong hindi niya rin ako mauunawaan. Matagal na naging malungkot si Jade, Popoy at Bea. Hindi pa rin ako umalis sa tabi niya kahit na madalas ay siya yung walang paramdam. Hinayaan ko na lang muna. Siguro kailangan niya rin ng oras at space para maka-move on. Ako naman, bilang kaibigan, ay palagi lang nandito at naghihintay hanggang sa kailanganin niya ulit ako. Yun naman ang papel nating mga kaibigan, hindi ba? Ang maging sandalan kahit na tayo rin mismo ay may mabigat ng nararamdaman. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Binitin. Popoy at Bea,
Simula noon ay naging mas maingat na nga ako sa mga sinasabi ko kay Jade. Ayoko na kasing ma-misunderstood niya ulit ako at ayoko rin isipin niya na minamaliit ko yung heartbreak na nararamdaman niya. Ang ginawa ko na lang ay siniguro kong lagi akong available sa tuwing kailangan niya na makakausap o kailangan niya na makakasama sa pamamasyal. Naging ganun lang ang setup namin ng ilang buwan. Kahit papaano ay na-enjoy ko rin yung time na magkasama nga kami ni Jade. Kahit alam kong ang purpose ko lang noon ay ang tulungan siyang makapag-move on mula sa taong hindi naman niya naging jowa. Sinikap kong kalimutan ang pagtingin ko kay Jade. Friend kong friend. Walang hidden agenda. Walang ibang intensyon. Pero Popoy at Bea, habang tumatagal, eh lalo lang tumitindi yung nararamdaman ko para sa kanya. Hindi man ako nagsasalita o nagpapahiwatig ng kahit ano kay Jade, alam kong darating yung araw na magkakaroon na ako ng lakas ng loob na umamin sa aking tunay na nararamdaman para sa kaibigan ko. Ayan, nandito na tayo. Salamat sa paghatid, ha? Wala yun. Hindi ba sumakit yung puwitan mo sa pagangkas sa bike? Sorry, dami kasing lubak eh. Hindi naman. Saka, sanay din naman ako. Alam mo naman yun eh. Oo nga pala. Nauna ka pa palang naging biker kaysa sa akin. Elson? Hindi mo naman kailangang gawin to eh. Ang alin? Yung paghatid sa akin dito sa pinag-OJT-han ko. Bakit? Ayaw mo na bang umangkas sa bike ko? Napapagod ka na ba? Hindi ah. Hindi sa ganun. Naaabala ka pa kasi. Kaya ko naman. Meron naman akong bike, di ba? Eh kaso, pagod ka na sa school, pagod ka pa mag-duty. Kawawa ka naman kung ikaw papapadyak ng bike. At saka, mahirap maghanap ng parking ng bike dito. Mamaya, manakaw pa. Pero, di ba, nagtitisis ka na rin? Di ibig sabihin, pagod ka rin. Sus, basic lang yun. Tsaka, nakaharap lang naman ako sa computer eh. Di gaya mo, palakad-lakad sa ospital, kaya pagod yung mga paa mo. Kaya, hayaan mo na akong ihatid at sunduin ka. Okay, sabi mo eh. Pero mahirap din yung maghapon kang nakatutok sa computer, ha? Oo, nakakangalay sa leeg tsaka likod. Kaya kailangan ko talaga ng exercise. Nga pala, speaking of computer, nakuha ko na yung bayad nung nagpaayos sa akin ng PC. Talaga? Yan ba yung nirefer ko sa'yo? Oo, kaya ililibre kita ng merienda. Kailan ka ba pwede? Hindi na kailangan. Ikaw naman yung naghirap dun eh. Pero gusto ko. Para additional bonding na rin natin. Sige, mapilit ka eh. Bukas pwede ako. Wala naman akong shift eh. Yun. Sige, bukas ha. Doon na lang sa miltihan. Sige ba? Alright. Una na ako. Sunduin na lang ulit kita mamaya. Bye. Busog ka pa rin sa kinain natin? Oo eh. Nakakabusog pala yung in-order natin. Ikaw ba, hindi ka nabusog? Nabusog naman. Pero medyo bumaba na rin yung kinain ko kasi malayo-layo na rin yung nilakad natin. Weird, no? Sanay na sanay tayong nagbibisikleta kaya naninibago na tayo sa paglalakad. Oo nga eh. Pero masaya naman. Masaya naman talaga kapag kasama kay. Araw-araw na sisilayan ang iyong ngiti. Ikaw ha, bumabanat ka na ngayon ha. Ba't di ka kaya maghanap ng pwede mong juwain para magamit mo yung mga banat mo? Ang
Aba, mukhang meron na. Yung mga ganyang ngiti mo, naku, isa lang ang ibig sabihin yan. Na meron ka ng special someone. Yihi! Kilala ko ba siya? Jade, may itatanong ako sa'yo. Medyo personal. Ano yun? Palagay mo, nakamove on ka na kay Ace? Ay, well, masakit pa rin na hindi ko man lang nasabi sa kanya yung feelings ko, kaya hindi ko tuloy nalaman kung may chance ba na maging kami. Pero nakalimutan ko na rin yun. Kung hindi mo nga pinaalala, baka hindi pa siya sumagi sa isip ko eh. Ay, sorry. Dapat pala hindi ko nalang binanggit. Okay lang. Bakit mo pala natanong? Kasi ano sana, itatanong ko sana kung kumusta na yung puso mo ngayon. What do you mean? I mean, palagay mo ba ready ka na ulit magmahal? Hindi ko alam eh. Siguro kung may magpaparamdam sa akin na mahal niya ako, oo. Eh, paano mo ba malalaman na mahal ka ng isang tao? Kapag gumagawa na siya ng paraan para maging komportable ako. Yung tipong hindi siya nagsasawa na iparamdam sa akin na mahalaga ako sa kanya. Yung nagbibigay siya ng time sa akin, ganun. Ako? Ikaw? Oo. Anong ibig mong sabihin? Ako ba? Hindi ba sapat yung mga ginagawa ko para maramdaman mong mahalaga ka? Na mahal kita? Oo. Nararamdaman ko naman na mahalaga ako sa'yo. Pero iba naman yung sa'yo, Elson. Yung sa'yo, mahal bilang kaibigan. Iba naman yung bilang kaibigan, di ba? So, hindi ako pasado bilang kaibigan? Hindi. Bakit naman? Eh kasi, ever since, friend lang talaga tayo eh. Lagi kang nandyan para sa akin. Sanay na tayong ganun. So, I find it awkward na maging higit pa dun. And never rin namang sumagi sa isip ko na magkakagusto ako sa'yo. And for sure, hindi ka rin naman magkakagusto sa akin. Kasi nakita mo na lahat ng bad sides ko eh. Alam mo rin kung sino yung unang minahal ko. Pati yung unang heartbreak ko. Ang martir mo naman kung mamahalin mo pa ako despite all that, di ba? Exactly. Ibig kong sabihin, exactly. Ang martir ko naman kung magkakagusto ako sa'yo, di ba? Ako naman eh, nagtatanong lang. Huwag kang mag-alala, wala pa sa isip kong mag-jowa. Busy pa ako sa school at saka sa practicum. Kaya matagal-tagal pa ako bago maging busy sa ibang tao. Sa ngayon, enjoy muna natin yung friendship natin, okay? Yep. Kaya ikaw, huwag ka rin munang mag-jojowa. Bakit naman? Porkit hindi ka nag-jojowa, wala na rin akong karapatan. Eh kung meron ka na talagang prospect girlfriend, eh di go, hindi naman kita pipigilan. Pero sa ngayon kasi, ayoko pang mawala ka. Ayoko pang mawala ng kaibigan. Popoy at Bea, yun na siguro ang pinakatumpak na halimbawa ng pakiramdam na akala mo nandun ka na pero wala pa pala. Nandun na yung chance na makaamin ako. Pero bakit parang bitin? Parang umamin ako na parang hindi. Tapos si Jade naman, parang walang kaalam-alam o sinasadyang magtanga-tangahan. Hindi ba klaro yung pahiwatig ko? Or hindi lang klaro yung utak ni Jade para maintindihan kung ano yung gusto kong iparating sa kanya. Well, it doesn't matter naman kung nagets niya or hindi. Kasi malinaw naman yung sagot niya na hindi ako sapat bilang isang kaibigan.
Na-realize ko, Popoy at Bea, na hindi sapat na palagi kang nandyan para sa isang tao. Kasi mas madalas, nami-misunderstood nila yung presence mo. Nakala nila nandyan ka lang as a friend. Kaya iniba ko ang diskarte ko. Sinubukan kong hindi magparamdam ng ilang linggo at magpakita ulit kay Jade. Tinesting ko kung mamimiss ba niya ako kung gano'n ang gagawin ko. Paulit-ulit, ilang buwan akong gano'n. And to my surprise, mukhang effective ang bago kong diskarte. Siguradong masusurpresa si Jade pag nakita niya ako. Makaalis na nga. Jade? Tao po? Jade? Elson? Hi! Anong meron? Napadaan ka. Asan bike mo? Nasa likod ng bahay. Bakit? Tara, gala tayo. Saan naman? Sa malayo. Di ba gusto mo magbike sa overlooking? Sira. Alanganing oras na, no? Tsaka pagod ako. Eh, kaya ko nga dinala yung owner ni Airpat, eh. Ayan, oh. Hindi ko na kayang pumadyak sa paahon. Eh, syempre, kapag nakaahon na tayo, ipapark ko na tong sasakyan somewhere. Tapos, saka na tayo magbike. Ano, G? Oh. Eh bakit dadalhin ko pa yung bike ko kung may sasakyan naman pala? Nasaan bike mo? Nasa likod? Ako na kukuha. Magbihis ka na, okay? Ay, sige na nga. Kulit mo eh. Nakakapagod. Napagod ka pa nun? Wala na nga masyadong paahon eh. Kailangan na yatang mag-practice pa ng mag-practice. Hayaan mo, dadalasan natin pagbabike. Aray! Sakit nun ah. Bakit bigla ka nalang nanununtok? Kainis ka kasi. Bakit na naman? Alam na alam mo kung kailan ako malungkot. Siyempre, eh, nakita ko sa Facebook post mo na malungkot ka eh. Tapos, alam na alam mo talaga kung saan ako dadalhin para gumaan yung pakiramdam ko. Eh, ganun ka rin naman sa akin dati, di ba? Sabi nga nila, I'm just returning the favor. Dami mong alam. Maging consistent na lang ang hindi. Ha? Huh? Alam mo, nakakabwisit ka. Bakit? Alam mo bang inis na ako sa'yo? Bakit nga? Eh, kasi naman eh. Kasi ano? Ang tagal mong nawala, hindi ka nagparamdam. Tapos, bigla-bigla ka nalang magpapakita ng may pa-surprise. Yee, na-miss mo ako? Che! Kung na-miss mo ako, eh, ba't di mo ako chinat? Nakakahiya naman kasi sa'yo, baka sobrang busy ka. Eh, alam mo namang basta para sa'yo, may oras ako, di ba? Bakit ka muna nawala? Wala, busy lang. Maniwala ako sa'yo, hindi ka naman dating ganyan eh. Eh, kasi nga, graduating na tayo. Siyempre, mas marami ng pinagkakaabalahan. Thesis defense, OJT, alam mo na yun. Ay, sabagay. Pero kasi paulit-ulit mo nang ginawa eh. Eh, sorry na kung nag-alala ka man o kung na-miss mo ko. Hindi naman yun ang intention ko. Talagang nabisi lang ako, okay? Huwag ka na magtampo. Pag inulit mo pa yan, friendship over na tayo ha. Friendship over? So ano next, more than friends? Nye. Di nakakatawa. Cute mo talaga pag naiinis ka. O sige, para hindi ka na magtampo, ganito na lang. Promise, hindi na ako ulit mawawala ng matagal. Kumpletuhin mo na yung promise mo. Hindi ka na mawawala ng matagal at biglang magpapakita ulit ng walang pasabi. Demanding mo naman. Fine. Jade, sorry kung madalas akong mawala at bigla na lang sumusulpot. Promise, mula ngayon, hindi ko na ulit gagawin yun. Hinding-hindi na ulit ako mawawala sa tabi mo. Hinding-hindi ka na mag-aalala. At hindi mo na ulit ako mamimiss.
Promise, hindi na ulit ako mawawala. Yan ang kauna-unahang pangako na hindi ko tinupad sa buong buhay ko, Popoy at Bea. Gustuin ko man na palaging maging available para kay Jade, hindi na rin pwede. Graduating student ang kami pareho noon, kaya naging abala ako sa thesis, sa OJT at kung ano-ano pa. Sumali rin ako sa mga pa-contest sa university noon at dumating pa yung time na isa ako sa mga inilalaban sa inter-university competition. In short, naging busy ako sa sarili ko at sure akong alam ni Jade yun dahil palagi akong nagpo-post sa social media. Noong mga panahong yun, Popoy at Bea, parang pansamantala ring nawala sa isipan ko si Jade. Medyo confusing. Pero somehow na-enjoy ko yung feeling na maging focused sa sarili ko. Nagulat na lamang ako na yung hindi ko pagpaparamdam kay Jade ay naging natural na sa akin. Na hindi na siya parte ng diskarte ko lang. Lahat ng energy ko ay binuhos ko sa sarili ko hanggang sa magkaroon lahat ng yun ng magandang bunga. Yan, bagay na bagay ah. Galing mo talaga, boy. Graduate ka na. You're the man. Aba, akalaan mo bagay pala sa iyong may suot na toga. Ayos ba, Papa? Ay, pasalamat ka na lang talaga ako naging tatay mo, eh, no? Sa akin ka nagmana ng gandang lalaki. La, super confident ka talaga, Pa. Ayaw naman. Pati yung galing mo sa diskarte, sa akin mo rin nakakuha yun eh. Sige na, Pa. Para lang matigil ka na. Pero, parang meron kang hindi namana sa akin eh. Ano naman yun? E di yung diskarte sa nililigawan. Lo? Eh kasi, tingnan mo anak ha. Kagraduate ka na't lahat. Pero wala ka pang pinapakilala na girlfriend sa akin. O kaya kahit nililigawan man lang. Eh, maliba na lang kung tinatago mo lang sa akin. Bakit? May tinatago ka ba? Ha? Ha? Sus? Wala pa. Sus, wala pa sa isip ko yung mga ganyan. Inuna ko lang yung pag-aaral ko. Eh, kita nyo naman, oh. Never ako nagkaroon ng bagsak, di ba? Eh, mabuti na yung ganun, anak. Pero, ngayong graduate ka na. Eh, oras na rin para maranasan mo rin yung pakiramdam na magkaroon ng minamahal. Ha? Okay? Okay, fine. Tara na nga, baka mamaya di ko pa maabutan yung graduation ko sa sobrang dami yung kwentong barbero dyan eh. Yun oh, official na. Graduate ka na anak. Congrats. Salamat pa. Eh, hindi na ako kakabahan sa'yo na baka hindi ka makagraduate. Sus, kailan ba kita pinakaba pa? Ang tataas kaya ng grade ko. Dapat pakainin niyo ako ngayon ng masarap. Ikaw talaga. O sige, kahit saan mo gusto. Promise? Oo. Daddy, sunod po ako sa inyo. Puntahan ko lang saglit yung classmate ko. Okay, sige. Huwag ka na magtatagal, ha? Opo. Pa, una na kayo sa bahay. Sunod na lang ako. Di ka sasabay. Bakit? May aasikasuhin lang saglit. O, sige. Hintayin na lang kita doon, ha? Jade, sandali lang. Wait. Hirap mong habulin. Elson? Who you? Lo, kakasabi mo lang Elson eh. Ah, ikaw ba yan? Sorry ah, hindi ko na kasi maalala yung itsura mo eh. Ang tagal mo kasing walang paramdam. Sorry na, graduating.
Whatever. Dami mong alibay. Nandito naman na ako. Congratulations! Happy graduation! Congratulations! Happy graduation! Akala mo naman matutuwa ako na nagpakita ka. Bakit? Hindi ba? Hindi. Eh, bakit ka malungkot nung hindi ako nagpapakita sa'yo? Hindi ako malungkot. Nanggigigil ako. So, hindi ka masaya na nagpakita ako? Hindi nga. Paulit-ulit. Oh, sige. Edi, aalis na lang ako. Aalis na talaga ako. Final na talaga. As in, final na final na. Ah, ayaw mo akong pansinin ah. Sige, aalis na nga lang talaga ako. Wait, Elson! Yes? Nakakainis ka naman eh. Akala ko ba hindi ka na ulit mawawala? Namiss mo ako? Oo na. Gaano ka, miss? Pinagsasasabi mo. Kung i-rate mo ng 1 to 10, 10 being the highest, gaano mo ako na-miss? Dami mong alam. Sige na, paano ako maniniwalang na-miss mo ako kung ayaw mo i-describe? Ay. 10? Hindi ah. 9? Hindi rin. 8? Mga 5, ganon. Lo, na-miss daw pero hanggang 5 lang, ano kaya ayun? Eh kasi naman eh, nakakatampo ka naman kasi. Hindi ko alam kung miss mo rin ako o hindi. Huwag ka na magtampo. Miss din naman kita eh. Miss? Paanong miss? La, gusto mo i-rate ko din from 1 to 10? Hindi. I mean, miss mo ko as a friend? Ah, never mind. Sorry. Kalimutan mo na yung huli kong sinabi. Uwi na ako. Bye. Wait. Teka nga. Bakit? Ikaw ba? Miss mo ba ako as a friend? Ako yung unang nagtanong. Ikaw yung dapat unang sumagot. O di sige, miss kita as a friend. Okay na? Ay, okay. O, okay? Bakit ganyan itsura mo? Bakit? Para kang bata na hindi nabigyan ng pasalubong eh. Ay, wala. Huwag mo na lang intindihin. Sandali nga. Ano? May hindi ka ba sinasabi sa akin? Wala. Weh, meron eh. Ano? Ewan ko sa'yo. Basta alam ko may gusto kang sabihin. Namiss lang kita. Yun lang. Sige na. Bye. Sus, Jade naman eh. Puro ka bye. Hindi pa nga tayo tapos mag-uusap eh. Eh ano bang gusto mong sabihin ko? Yung totoong nararamdaman mo. Wag na. Baka pagtawanan mo lang ako eh. Ba't kita pagtatawanan? Ano ba yung nararamdaman mo? Knock-knock joke? Nakakatawa ka. Nakaka-inlove ka. Ano? Ayan na, ako na umamin para sa'yo. Tagal mo eh. Alam ko namang yun ang gusto mong sabihin eh. Nahihiya ka lang, natatakot ka. Or kinakabahan. Diba? Diba? Tama ako, diba? Paano mo nasabi? Baka ang tanong mo is, paano ko nalaman? Alam ko, syempre. Kasi hindi ka naman maiinis ng ganyan sa hindi ko pagpaparamdam kung hindi more than friends yung nararamdaman mo sa akin eh. Dahil lang doon? Halata kaya. Sa pagtatampo mo, sa pagkainis mo, malinaw ang sign sa akin, Jade. Huwag ka naman kunwari, sus. At saka, alam ko. Kasi yun din ang nararamdaman ko eh. Matagal na. Matagal na? Oo. Naaalala mo nung tinanong ko kung ready ka na magmahal ulit? Oo. Yun na yun. Hina mo naman kasing pumikap ng pahiwatig eh. Eh ba't kasi hindi mo klinaro? Hindi kasi klaro yung utak mo, kaya hindi mo nagets. Teka, sandali nga. Ano ba to? Nag-aamin na ba tayo o nag-aaway? Ako lang naman ang aaway eh. Ako naka-amin na ako, ikaw ba? Ano? Jade! Ano? Hindi ka na. Nag-iintay na yung service natin sa labas ng gate. Ayan! Dumating na tuloy si Daddy. Sige na. Saka na lang tayo mag-usap. Hala! Pag-iintay naman masyado to. Kakainis!
Happy graduation na lang muna. Congrats, Elson. Bye! Tingnan mo itong babaeng to. Kainis! Pero at least nakaamin na ako. Hindi ko in-expect yun. Lo, kilig ka naman, Elson. Uy, ngiti-ngiti ko dyan mag-isa para kang baliw. Lo. Kahit nabinabato mo ako ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. Kahit na sinasapal mo ako, sinisibat na susugatan mo, ikaw pa rin. Walang iba ang gusto kong makasama. Walang iba. Popoy at Bea, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo bibitinin gaya ng pambibitin na ginawa sa akin ni Jade. 3 years ko na siyang girlfriend. Hindi ko na rin maalala exactly kung papaanong naging kami. Basta ang alam ko na lang, simula noong umamin ako sa kanya, ay nagkaroon na nga kami ng parang mutual understanding. Nagkaroon kami ng term of endearment, and before we know it, magjowa na ang turingan namin sa isa't isa. Nagkasundo na lamang kami na yung date ng graduation namin ang aming maging monthsary or anniversary. Konting advice lang sa mga kamorkada. Don't ever think of playing a game. Huwag niyong gayahin yung ginawa ko na sinadyang hindi magparamdam at bigla na lamang lumitaw. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay effective yung ganun. Instead, maging sincere sa pag-aayos ng sarili. Focus on giving attention to yourself hanggang sa pati ang attention ng ibang tao ay ibigay na rin nila sa'yo. That's how you get someone to be interested in you, regardless kung kaibigan o kaibigan. Hanggang dito na lamang, Popoy at Bea. Maraming salamat sa programa ninyo at sa pagbabasa ng sulat kong ito. Sana ay marami ang ma-inspire at hiligin sa story namin. At sana patuloy pang lumaki ang Dear MOR family. Lubos na gumagalang, Elson. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR Binitin. Pangit ng kwento. Ayoko nang ganun. Ayoko nang ganung ano. Nabibitin ako, Bea. Ayoko nang ganun. 12 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. At yan ang hapon, no? Ang pagtatapos ng kwento ni Elson. Ayan, at ni Jade. Pagtatapos ng kwento, pero pagpapatuloy naman ang kanilang love story. Ayun, Bea. Ay, pambira, Bea. Akala ko hindi pa matutuloy sa love story yan. Oo, kaya naman pala hashtag Dear MOR binitin po, Koy. Akala ko, si babae yung mabibitin dito kaya Elson. Yung pala si Elson ang bumitin sa sarili niya. Hindi lang isang beses, hindi dalawang beses po, Koy. Yung una, yung anong tawag dito? Yung balak na sana niya, ano eh, nagpahaging na eh, di ba? Nagtanong na eh, kung may mga gusto-gusto, ganyan-ganyan. Kaya lang, nung narinig niya na hindi akma yung sagot ni Jade, edi umurong ang lolo mo, di ba? Nagtutwarin na lang na, tatanong lang ako, ganyan-ganyan. Nagsilbing testing the waters lang. Oo. Eto na nga, nung nawala na sa picture, etong crush ni Jade, parang binitin ulit ni Elson yung sarili niya. Parang iniisip ulit niya na, you know what, wait lang ha, parang hindi pa time para ituloy-tuloy ko yung pagpaparamdam ko sa kanya. Magpapamiss nga ako. Tingnan mong maugali ng mga lalaki. Tingnan mo nga naman, oo. Hindi, akala ko ba...
Yan yung mga ganyang parma. Akala ko ba gusto mo siya? Tapos, anong tawag dito? Gusto mong ma-develop yung friendship ninyo to pag-iibigan? Tapos biglang may iisip mo, ah wait, magfi-feeling pogi mo na ako ng very very slight, magpapamiss mo na ako, so a-absent mo na ako ng very very slight ng konti. Tapos, ang nakakatawa nito Popoy, magpapamiss lang siya. Nakakatawa na nakakatuwa din, somehow. Mm-hmm. Kasi balak niya magpapamiss lang siya, ba? Diba? Tapos, nung nagpamiss siya, sa kanya na-realize na, wait lang ha, parang okay din pa na to, na wala mo na akong distraction, na hindi mo na ako, alam mo yung pumapag-ibig, magpo-focus mo na ako sa pag-aaral ko. Okay din pala, no? Stress. Okay din. I mean, yung stress ko, eh nandun lang sa pag-aaral, wala nang ibang kahalo. At eto na nga, tingnan mo, graduate na ako. O sige, at dahil graduate na ako, parang tapos na yung mga responsibilidad ko as a student. O sige, babalik ko na yung pagiging pogi ko. Paparamdam ulit ako. Doon ako natatawa eh. Wow! Pagkatapos mo, I mean, nakakatawa na nakakatuwa na, okay, sige, graduate ko muna, tapos nakakalumaw life. Pero somehow, parang may konting off lang na, oh, lalayas mo na ako at may convenience, ah. Parang, mag-graduate mo na ako. O, dahil tapos na ako, di na ako busy, okay, babalik na ulit ako, magpaparamdam. Ganun! Pero alam mo, Bea, maganda, no? Maganda yung lesson na makukuha natin dito. Lalo na sa mga sabihin na natin, medyo mas bata-bata natin mga listeners. O sa mga bago pa lamang sa larangan ng panliligaw, kahit na medyo mas may edad na kayo, pero bago lang sa inyo yung mga ganito. Alam nyo, yan yung sinasabi natin, na kapag ka hindi mo pa talaga naseset yung mga priorities mo sa buhay, wag, don't let your kilig lead the way. Diba? Don't let it lead the way yet. Lalo na kapag ka medyo unsure ka pa nga sa status mo sa school. Yeah. Ayan, ang dami mo pang dapat na mga asikasuhin, maalalay ka pa sa magulang mo. I mean, ang dami mo pang ano, tapos sahaluan mo ng kilig agad. Tapos mapapabayaan mo yung pag-aaral, papabayaan yung responsibilidad sa bahay. Alam mo yung mga ganon, you set your priority straight muna. Correct. Ayan, hindi, sabi ko nga kahapon, hindi naman natatapos ang problema. Di ba? Hindi matatapos yung mga problema natin. Pero magkakaroon tayo ng pagkakataon kung kailan eh talagang, kumbaga, meron talaga, eto na. Alam ko na ang oras kong gugugulin para sa ganitong gawain. Ayan, and after that, pwede na ulit akong dito naman sa bandarito. Meron din akong gagawin. At pwede rin ako, syempre, mag-love life na. Diba, meron na akong room, meron na akong space sa utak ko, hindi lang sa puso, pati sa utak ko, paano isipin ito? Dahil hindi naman lahat ng lumalove life ay masaya lang, diba? May mga konting problema rin yan along the way. Ayan, pero at least hindi magiging stress or anxiety yung touring mo doon sa mga dumarating na mga challenges sa mga sinisimulan mong activities. Ganoon. Kung hindi kayang mag-multitask na pag-aaral with kilig, wag nang ipilit. One at a time. Gawin niyo yung one at a time. Yes. Gaya ito na ginawa ni Elson. Ngayon naman, Popoy, may payo kasi si Elson dun sa dulo. Na tama rin naman na hindi palaging nag-work yung present ka ngayon tapos magpapamiss ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon, mamimiss ka nung babae or mamimiss ka nung lalaki. Siyempre, mapalalaki, mapababae yan. Kasi hindi mo rin naman, sa totoo lang, ako ah, magsasalita ako para sa ano tawag dito, para sa mga kababaihan. Kapag ka, ang isang lalaki is kunwari, consistent ngayon, present, ganyan-ganyan. Tapos, eh, hindi ko nga masyado nabibigyan ng atensyon kasi busy ako or something like that. Tapos bigla siyang nawalechi. May part na oo, mamimiss mo yung presence niya kasi dati halos araw-araw nagpaparamdam, ganyan-ganyan. Kaya lang biglang nawala, more than mamimiss, mapapaisip ka din na parang hindi ata consistent si kuya. O kaya parang, naman ma-disheartened ni kuya na hindi ko lang napansin ng very, very slight, sumuko na. O di naman pwede kaya, rin, ano, Bea, ayaw kanya ng kasama, meron na siyang ibang set of friends, yung ganun. Kuya, nakahanap na siguro ng iba, oo. So, yes. Hindi palaging nag-work yung mga pag-ismiss na mga ganyan. Ang pinaka-importante talaga sa aming mga babae na tinitingnan is consistency.
consistency is the key. As in yung makikita namin na mahirapan ka man sa amin, hindi ka kaagad susuko, hindi ka kaagad matuturn off. Kaya tama yung sinabi ni Elson, hindi sa lahat ng pagkakataon, mga kalalakihan, pogi kayo. Na mamimiss namin kayo pag nawalay kayo. Bea, I strongly agree dyan sa statement na ginawa mo kasi ginawa ko na yan noon. Naalala ko rin, parang college ako, ganyan. O sige, hindi naman kami chummy-chummy nung type ko noon. Diba? Ka-schoolmate ko eh. Diba? Pero, ano ba nangyari dyan? Basta ganun, parang na-invite ko sa ganito. Okay naman, kasama pa nga yung friend niya. Tapos sabi ko, parang hindi ko, alam mo yung ang hirap mahuli. May mga ganyan kasi kami, syempre kami mga kalalakin, sasamahan namin kayo, ino-observe namin kayo. Pero beyond that, binabasa rin namin, ano nga ba yung mga nangyari kanina? May pag-asa kaya ako? O kaibigan material lang ba talaga ako dito sa babaeng to? So ginawa ko yan, di ba? Na, sige, ano muna ako, didistansya muna ako. Sa pagdistansya kong yun, Bea, totoo yun. O parang isang buwan lang yata eh, attractive din itong babae. Oh, attractive din itong babae. Pero nag-hi hello naman kami, parang medyo cold lang. Ayun. Wala na, may iba na sumusundo, ang bilis naman. Ay, patay. Samantalang dati kakantsawan pa ako kapag kanakahiram ako ng sasakyan sa tatay ko. Uy, sama mo na ako, atid mo na ako sa bahay. O ganun. Diba? Pasabay naman. Yung ganun. Parang ako na, kilig. Ganun. Pero wala, nung tumigil akong ano, medyo, ay may iba na. Yung palang naisip niya nung nakapag-usap kami. Sabi niya, hindi, akala ko kasi may iba ka ng set of friends. So, akala ko kasi ayaw mo na sa akin eh. Hindi, sabi ko, naghihintay lang ako mamiss mo rin saka rin Bang, ganun. Pero kung gusto niyong gawin, yung pagpapamiss na mga ganyan, meron kasing tamang paraan, Popoy. Siyempre, chararat yung ginawa mo, yung may cold treatment, ay walay talaga yun. Bagsak tayo doon, Popoy, yung mga pa-cold treatment na mga ganyan. Yung yes, is yung ipapaalam mo doon sa babae na wait lang nga, medyo hindi kita masasamahan ganito ganyan kasi asikasuhin ko yung ganito ganyan, pero promise pagkatapos kong asikasuhin to bonding ulit tayo ganyan ganyan, yung may pasabi kasi ang may nagpamiss ba na may pasabi mo, ang mamimiss kasi namin yung presence mo na yung alam naming babalik ka, pero parang alam mo yun, may inaabangan kami, yung ganun. Pero yung pag wala kaming inaabangan, wala kaming balita, yun talaga ang mawawalay sa radar namin. Pero alam mo, Bea, pero alam mo, Bea, ako talaga naka-discover nga ako, no, ng yan, yung ganyan, yung maaalala ka. Yung maaalala ka ng special na tao para sa'yo. Diba, hindi lang yung niligawan mo, hindi lang yung ano. Kasi kami nun, kapag atuloy tumatambay kami, ayan, nag-uusap kami, nagsisindi ako ng kandila, tapos meron akong bulaklak na sampagita na dala-dala. Ayan, yun yung, kumbaga, gusto ko ganun yung aroma kapag ka nag-uusap kami nung nililigawan ko. hindi, ganun gusto ko, may sinding kandila para hindi kami langawin o hindi rin kami lamukin. Ganyan, kung magsisindi ng katol, ganun. Kaya minsan nagte-text sa akin sabi, uy Popoy, kumusta ka na? May naamoy akong kandila. Ganyan. May naamoy akong sampagita. Ganyan. Sabi ko, ito, buhay pa naman. Sabi ko, buhay pa naman. Ay, buhay pa? Okay, bye. Ganyan. Ganyan. Yun yung aroma sa paligid eh. Yung, alam mo, magandang taktika yun na para sa mga naliligaw dyan. O di ba kayo hindi naliligaw, yung may gusto lang, magkaroon kayo ng trademark na anything, pwedeng bagay, pwedeng inumin o pagkain. Every time nakakasama niya kayo, palagi, pabangor, whatsoever. Every time nakakasama niya, palagi may ganun. Para, kung meron man siyang ma-encounter na ganung bagay, ikaw ang maaalala niya. Tapos, pati mamimiss niya. Gano'n. Yan. Dapat amoy ano ka, amoy kyo. Kyo. Dapat amoy simbahan ko palagi. Ganun ba yun? Amoy katol. Ganyan. Alam nyo, halimbawa na lang, itong si Popoy, ito, usapang tropa-tropa to, nothing romantic. Pero pag nakakaamoy ako, ito na naman ng efficacent pag nakakakita ako ng salon pass. Si Popo na galing, naalala ko. Seryoso. Kasi nga, si Popo yung kilala ko na palaging nagpahid ng ganon. Naglagay ng ganon. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa'yo.
nga, yan yung trademark ni Popoy. Kaya kung gusto niyo magkaroon kayo ng dating dun sa type niyong tao, magkaroon kayo ng trademark. Kapag kasama niyo siya, oh, palagi mo bibigyan ng milk tea para kada milk tea makikita niya, ikaw naalala niya. O kaya, bigyan mo ng tao dito, stuffed toy or teddy bear na keychain whatsoever para pag nakikita niya yun, ikaw maalala niya. Kapag yun. Kung gustong magpa-miss, di ba? Yun. Pero di ba, dito sa kwento rin ito mga kapamilya, no? Makikita natin na kahit nagigil ka ng ma-in-love, gigil ka ng manligaw, ay nako, take it easy. Di ba? That's the simplest message here. Take it easy. Lalo na kung parehas pa kayo nag-aaral, huwag niyong i-pressure yung sarili ninyo na ay, kailangan masabi ko sa kanya bago kami gumraduate. No! Sundin natin yung magulang natin sa parting yan. Gumraduate ka muna. Diba? Gumraduate ka muna tsaka kaumamin ng sarili mong agenda sa kung kanino man. Diba? Ganoon. Pagbigyan natin yung mas importante. Edi, at saka masarap sa pakiramdam, Popoy, na alam mo yung meron ka nang na-accomplish bago ka pa pumorma. Kasi para alam mo yun, less problems ang papasok sa iyo, hindi dalawa ang nasistress ka sa dalawang bagay, 'di ba? At saka masarap 'yun actually, yung ginawa ni Elsa na pagka-graduate niya, ang una niya agad na pinunterya talaga niya. Una niya agad target, imbis na humanap ng trabaho, humanap muna ng jowa. Iyan, pwede rin naman 'yun. Kumbaga, eto nabigyan ko na ng regalo yung sarili ko. Yun kasi yung ginawa ni Elson. Binigyan ko ang regalo ang sarili ko at yung tatay ko na nakapagtapos ako sa pag-aaral, nagawa ko yung lahat ng mga gusto kong gawin sa school. 'Di ba? Kaya eto naman, 'di ba? Gusto ko ring regalo yung sarili ko kay Jade na feeling ko win or lose. Aba, hindi, nasa win pa rin ako. 'Di ba? Win na situation pa rin ako na nakagraduate pa rin ako, umamin ako. Eh mas malakas na loob ko ngayon . 'Di ba? Kung hindi niya tanggapin, siguro meron pa rin pag-asa, magkakabiglaan lang. Yung mga ganun, 'di ba? Mas maigi kaysa naman na depress ka sa pag-aaral, nagka-problema sa thesis, hindi natapos yung mga project na 'di ba? Ang hirap noon. Correct. Sayang. Oh, sabi nga ni Gail, Gail, may pinapatamaan ka ba dyan? Hindi effective sa akin ang nagpapamiss. Bakit? Ginawa niyo ba niya sa yun, Gail? Charot. Sabi ni Renny Boy, nako, Renny Boy, sana marami ka natutunan ha sa story natin ha. Sabi niya, magandang ehemplo sa kabataan si Elson. Ganyan dapat, magtapos muna ng pag-aaral, tsaka na mag-jowa. Ganyan dapat di everybody is happy. Edi everybody is happy. Tsaka sa mga students out there, oks lang magka-crush. Basta gawin nyo lang inspiration and motivation. Maraming salamat kay Jenny. Maraming salamat kay Kevin Binuya. Ayan, meron siyang pa-super sticker sa atin. Sa wakas, maganda ang vibes ng weekend. Salamat sa story, Elson. Ayan, magaan ang vibe nga ng weekend natin. Sabi naman ni Cecilia Alvior, wow, akala ko bitin ang ending. Actually, ako rin . Actually, akala ko rin nakagraduate na't lahat, ganyan. Lagi pa rin naman sila magkasama. Tapos, sorry Elson, hindi pa rin . Kala ko gaganon pa si Jesus. Papasok na ako sa kwento, beye. Papasokin ko na . Alam mo, sinwerte si Elson doon, nabuti na lang. During the time na busy siya sa pag-aaral niya, alam mo yon, naging busy din si Jake sa pag-aaral at walang ibang walang umaligid. Hindi na tulad, hindi ka tulad yan sa akin, di ba? Pamisa ko. Wala na. Kasabayan ka pala. Nung huli kami nag-usap, dalawa na anak niya. Nang pinimpogin ka, may kasabayan ka pala, hayop ka. pero alam mo, Bea, in fairness, yung pinili niya, medyo kahawig ko rin. Kahawig ko rin. Kaya sabi ko, may tipo rin talaga itong maganda ang taste sa ano. May, alam mo yung makikita, alam mo naman kung sinong may hawig sa iyo . Yung mga ganyan. Eto, sagutin mo ng honest to goodness . Sino, magkahawig kayo, magkapege, pero sino ang mas lamang? Siguro mas lamang na siya. Ay, ako, kung sa lahat. Talaga, mas lamang ka? Total package? I still am the total package. Sandali, ito, sabi ni
Congratulations sa sender ninyo. Sabi nga ni Cecilia, nakakakilig naman para akong bumalik sa pagkabata. Oh, minsan kailangan nating ano eh, no, ng mga ganito mga kwento rin. Kaya salamat sa mga kabataan, hindi naman kayo laging sesermonan dito eh. 'Di ba? Sa hindi naman porke pinagdaanan na namin ni Bea 'yan, pinagdaanan na ng mga listeners natin 'yan. Alam niyo, somehow your stories parang ibinabalik kami tuon sa mga napagdaanan na namin. Pinapaalala sa amin na we were once, 'di ba? We were young once. Oh, ganun 'yon na. Ganto rin tayo dati. Medyo tanga-tanga rin tayo. Medyo mahina rin ang loob natin ng mga bata tayo. Kaya thank you. Kaya huwag po kayong matakot. Ano, walang age limit ang mga stories na welcome dito sa Dear MOR. Ha, mapapatabata kayo. Medyo may edad na. Ayan, pauna na po ang aming pasasalamat. Kaya sa mga nagtatanong, ano ba ang paraan ng pagsulat sa amin dito? Paano nga ba, Bea? Ay, napaka-simple lang. Total, nandiyan ka na, nakatambay ka na sa mga nakatambay sa MOR Facebook page. Send PM lang. PM is the key. Mag-send na kayo ng message. Hindi kailangan, ano ha, agad-agad isang bagsakan, ikakwento nyo na ano nangyari. Siyempre, makipag-chikahan kayo dun sa producer namin. Sila ang tatanggap ng letter ninyo. O di naman kaya, ayan, dyan sa baba, nakikita nyo, mag-email kayo sa dearmor1019@yahoo.com. Ganun lang kasimple, di ba? Super simple. At makapagkwentuhan kayo sa producer namin. Okay, mag-alala kaming bahala sa inyo. Kahit hirap kayong express yung sarili nyo, kami ang magtatanong ng mga bagay-bagay kung saan mailalabas nyo talaga lahat ng kaya yung pinabos. Ayun. At syempre, maraming salamat muna kay Yang Yang for sabi niya na late na ako. Wait na lang ako sa upload ninyo nito sa YouTube. Nag-send siya ng $5. Thank you, Yang Yang. Correct. At syempre po, boy, basta namatin din natin yung mga dramatista natin gumanap. Fourth Day, Click Story. Ito, hindi tayo nabibitin dito. Elson Warley Alagaw. Si J.J. Mirubio tayo dyan. Si Kita Ace Dan Capusiones. Si Erpat Jag Kamat. At yung jowa ni Ace. Ako yun, DJ Bea yan. At si Dad. Wow, Dad. Si Chan Palma yan. At yung tropa, Makoy Marcos tayo dyan. At syempre, ang tumanggap ng letter ni Elson, si Warley Alagaw. At ang nag-put together ng lahat ng ito ay si Joko Loco. Thank you. Yeah. At syempre, mga naka-appreciate, mga kinilig sa kwentong ito ay kayo. Kayo po yon na iniimbita naman namin para lalo pang kiligin, para lalo pang kung gusto nyo naman mainis, maghanap lamang ng mga storya natin sa Dear MOR The Podcast. Correct. Sa Spotify at sa Apple Podcast. Sige, ano po kayo tomorrow habang naglalaba, habang nagluluto, habang nakikipagkwentuhan. Bumubuka ang bibig ninyo, pero nakikinig sa amin sa Dear MOR. Hindi ko alam kung paano nyo gagawin yun, pero bahala po kayo. Ayan, sige, makinig naman po kayo. Hanapin ang mga stories na gusto nyong balikan sa Dear MOR The Podcast sa YouTube, sa Facebook. Pwede po, ang dami, basta online ang mga storya natin. At tama, sa YouTube. Uploaded na. Abangan ninyo sa mga na-late for today. Abangan ninyo, i-upload natin yan sa YouTube Bells. Ayan na, palakihin nyo pa yung stream natin, 18 million something-something. And goal ano natin, ba? 19 million. 300,000 kaya ba, plus, by the end of the month, 19 million. Feeling ko. Feeling ko Ayaw nyo na yun. Yung mga, ito pa mga morkada natin, ito mga kapamilya natin, galing yan. Bilib na bilib ako sa inyo. Pero bilib na bilib ako kay Bea, syempre. Oh, Happy International Women's Month ulit. Pagkatapos ang pagkapaalam namin, Bea, may message. Yan, mamaya pwede ka na umiyak. Hindi ka na namin makikita kung iiyak ka. Okay? Sana may pamilk si Makoy. Pagkatapos nito, play ulit natin yung para kay Bea natin. Kaya mga kapamilya, happy weekend! Nakasama nyo nga po ang mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Goa Popoy! And of course, gorgeous B, Bea Popoy. Yan! At syempre, ang lagi natin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, mga ka-family, stay in love and stay happy.